Tinatanggap natin ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig, March 5. Sapagkat kay Kristo Jesus, ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalatayang na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Galatia Kabanata 5, Talata 6. Kapag inyong inilahad ang inyong mga hinaing sa Panginoon, kailangan may pagpapakumbaba ito na walang pagmamalaki ng mga matataas na nakamit, ngunit may tunay na pagkagutom ng kaluluwa para sa bendisyon ng Diyos. Palagi nalalaman ni Kristo kung ano ang iniingatan sa puso. Kailangan lumapit tayo sa pananampalataya na dumidinig at tumutugon ang Panginoon sa ating mga panalangin. Dahil ang anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Ang tunay na pananampalataya ay pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig at nagpapadalisay sa kaluluwa. Ang buhay na pananampalataya ay isang pananampalatayang gumagawa. Kung papasok tayo sa hardin at makita natin na walang daktas sa mga halaman, walang kasariwaan sa mga dahon, walang mga uod na tumutubo o mga bulaklak na yumayabong, walang tanda ng buhay sa mga tangkay o sanga, sasabihin natin, ang mga halaman ay patay. Bunutin mo sila mula sa hardin dahil sila'y kasiraan sa lupang pagtatamnan. Gayun din sa kanila nag-aangkin na pagkakristyano, ngunit walang espiritualidad. Kung walang mga tanda ng kasiglahang relihiyoso, kung walang pagsasagawa sa mga utos ng Panginoon, nahahayag na walang pananahan kay Kristo ang nabubuhay na puno ng ubas. Ang pananampalataya at pag-ibig ay kailangan, makapangyarihan ng mga elemento ng Kristiyanong karakter. Kaisa ni Kristo ang mga nagtataglay sa mga ito at nagpapalaganap sa kanyang misyon. Dapat tayong umupo sa paanan ni Kristo bilang patuloy na mga mag-aaral at gumagawang taglay ang kanyang mga pasan at kikilalanin sila ni Kristo bilang kanyang kaisa. Sasabihin sa langit na kami ay kamanggagawa ng Diyos. Maaalala ba ng ating mga kabataan na hindi maaari makapagbigay kaluguran sa Diyos kung walang pananampalataya? At kailangan ng pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig at nagpapadalisay sa kaluluwa. Hindi natin mapapahalagahan ng labis ang timbang ng payak na pananampalataya at tapat na pagsunod. Nagkakaroon ng kasakdalan ang karakter sa pamamagitan ng paglakad sa daan ng pagsunod sa payak na pananampalataya. Mga anak na lalaki at babae ng Diyos, tayo ay pumapasok sa paaralan ni Kristo.